Ang mga agila ay sama-samang nagtitipon. October 26, 2024. Minamahal na nobya na puno ng espiritu. Mayroon lamang isang grupo ng mga tao, isang napaka-espesyal na grupo ng mga tao na nakakarinig sa sinasabi ng Espiritu sa huling kapanahunan na ito. Ito ay isang espesyal na grupo na nakatanggap ng pahayag para sa kapanahunan ito. Ang grupong iyon ay sa Diyos. Ang grupong hindi nakakarinig ay hindi sa Diyos. Ang grupong nakakarinig at nakakarinig kung ano ang sinasabi ng Espiritu ay tumatanggap ng tunay na pahayag. Tayo ang may Espiritu ng Diyos. Tayo ang mga ipinanganak ng Diyos at bininyagan ng Espiritu Santo. Tayo ang kanyang nobya na puno ng Espiritu na nakatanggap ng pahayag para sa ating kapanahunan. Ano ang ibig sabihin ng pindutin natin ang play? Kapahayagan, ito ay pakikinig, pagtanggap at pananatili sa inalaan ng paraan ng Diyos para sa araw na ito. Ang mismong tinig ng Diyos na nagsasalita ng labi sa tainga sa kanyang nobya, ang Espiritu Santo ang nagsasalita sa ating mga puso at kaluluwa. Alam natin na ang Diyos ay gumagamit ng mga taong pinahira ng kanyang Espiritu upang magsalita. Ngunit walang ibang lugar para marinig ang ganito ang sabi ng Panginoon maliban sa pamagitan ng pagpindot sa play at marinig ang tinig ng kanyang ikapitong anghel, si William Marion Branham. Ito ang tanging tinig na pinagtibay ng na Espiritu mismo. Siya ang tinig ng Diyos, ang propita ng Diyos, ang pastor ng Diyos sa atin at sa mundo. Kapag nagsasalita siya, sinasabi natin ang amin sa bawat salita sapagkat ang Diyos mismo ang nagsasalita sa atin. Ang kanyang salita ay ang tanging salita na hindi nangangailangan ng interpretasyon. Ginagamit ang Diyos ang kanyang boses para makipag-usap sa kanyang nobya. Ang Diyos mismo ang nagsasabi sa atin, "Mga anak ko, hindi ninyo ako pinili, ngunit pinili ko kayo. Bago nagkaroon ng batik ng Stardust, bago pa man ako nakilala mo bilang iyong Diyos, kilala na kita. Ikaw ay nasa aking isip na umiiral sa aking walang hanggang mga kaisipan. Ikaw ang aking literal na binigkas na salita, binhing nobya. Bagamat ikaw ay nasa aking walang hanggang mga kaisipan, hindi ko kayo ipinahayag hanggang sa aking itinalaga at itinakdang panahon, sapagkat alam kong ikaw ang magiging aking espesyal na grupo na mananatili sa aking salita. Lahat ng iba ay nabigo, ngunit alam kong hindi ka. Alam ko na kayo ay inuusig at pinagtatawanan dahil kayo ay nanatili sa aking propita. Ngunit kayo ay aking tunay na puno na hindi lumihi sa aking salita, ngunit nanatiling tapat at tapat sa aking propita na nagsasalita ng aking mga sarili. Marami pang iba ang tapat na itunuro, ngunit hindi nila laging natutunan kung gaano kalaga na sabihin lamang ang sinasabi ko sa pamagitan ng aking mensahero. Gaano tayo kaingat na marinig ang isang tinig sapagkat ang Espiritu ay may isang tinig lamang na siyang tinig ng Diyos? O gaano kalaga na marinig ang tinig ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga mensahero at pagkatapos ay sabihin kung ano ang ibinigay sa kanila na sabihin sa mga simbahan? Ang aking salita ay palaging dumarating sa aking propita. Ngunit sa araw nito, itinala ko ang aking tinig upang walang pagkakamali ang sinabi ko sa nobya. Mayroon lamang isang tuwid na linya, isang pumalo lamang at iyon ay ang salita na aking sinalita sa pamagitan ng aking anghel tulad ng sa bawat kapanahunan. Ang aking propita ay ang salita para sa araw na ito. Ang mga tapes
kanyang tinig ay isang liham ng pag-ibig sa atin. Habang ang kaaway ay patuloy na tinatalo tayo sa pamamagitan ng ating mga pagsubok at kapighatian at kahirapan, ipinadala niya ang kanyang makapangyarihang anghel upang sabihin sa atin na ito ay walang iba kundi ang piniling pag-ibig sa atin ng Diyos na nagpapatunay sa atin na siya ang pumili sa atin bilang hindi tayo kikilos. Ang kanyang dakilang layunin ay pagkatapos nating magdusa ng ilang sandali, gagawin niya tayong perpekto, itatag at palakasin tayo. Hinabi niya sa atin na maging ang ating Panginoong Hesus ay naging perpekto sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa. Napakalaking biyayang iniwan niya para sa atin sapagkat sa pamamagitan ng ating pagdurusa, dadalhin din niya tayo sa kasakdalan. Binubuo niya tayo ng karakter sa pamamagitan ng ating mga pagsubok at paghihirap sapagkat ang ating pagkatao ay hindi nabubuo ng walang pagdurusa. Kaya ang ating pagdurusa ay tagumpay sa atin at hindi isang regalo. Paano natin mapapatunayan ang ating pagmamahal sa Kanya? Sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanyang sinabi, panatili sa Kanyang salita, nagsasagawa ng ating sarili ng may kagalakan sa ating mga pagsubok at kapighatian na siya sa Kanyang dakilang karunungan ay pinahintulutang mangyari. Kung paano niya itinitaas ang ating espiritu sa pamamagitan ng pakikinig sa Kanyang salita, ang Kanyang tinig ay umaaliw sa ating kaluluwa kapag pinindot natin ang play at narinig siyang nagsasalita. Lahat ng ating pasanin ay naaalis. Hindi man lang natin maisip kung anong mga kayamanan ang nakalaan para sa atin sa lahat ng ating kapighatian. Ubya ni Jesus Kristo, napakasaya ko na maging isa sa kanila sa bawat isa sa inyo. Anong kagalakan ang pumupuno sa aking puso na malaman na binigyan niya tayo ng isang revelasyon ng kanyang salita? Kapag sinabi niya sa atin na ito ay napakalapit na ito, ay malilin lang ang mismong mga hinirang kung ito ay posible. Siya ay nagbigay sa atin ng tunay na pahayag. Halika, sumama sa amin sa Espiritu ngayong Linggo sa 12:00 PM oras ng Jeffersonville habang naririnig namin ang perpektong salita. 60-1206 Ang kapanahunan ng Iglesia ng Smyrna, Brother Joseph Branham.